Pag-iyak sa panahon ng pagbubuntis, paano ito nakakaapekto sa iyong sanggol? Alam natin na ang kinakain o iniinom mo sa panahon ng pagbubuntis ay may epekto sa iyong anak sa sinapupunan. Subalit ayon sa kasalukuyang research mula sa Association for Psychological Science, ang isang sanggol na may 6 na buwan sa sinapupunan ay maaaring maramdaman ang emosyon ng ina. Ipinapakita ng research na ito na ito ay maaaring makaapekto sa emosyonal na kalusugan at pagtingin sa buhay ng sanggol. Kaya't ang pag-iyak sa panahon ng pagbubuntis ay maaaring makaapekto sa pagdevelop ni baby. Kung ang tanong ay kung ang pag-iyak sa panahon ng pagbubuntis ay nakakaapekto sa kalusugan ng iyong sanggol, ang sagot ay oo. Ang mga pagkakataong may lungkot ay hindi nagkakaroon ng malalang epekto sa iyong sanggol. Kung may mga araw na ikaw ay nalulungkot, hindi na ipapahamak ang sanggol. Ang hormone na inilalabas sa panahon ng mga pag-iyak na ito ay hindi nagdudulot ng malalang epekto sa iyong sanggol sa pangmatagalan. Gayunpaman, kung nararamdaman mo ang puot o pagkamuhi sa pagbubuntis o pagkakaroon ng sanggol, maaaring magdulot ito ng hirap sa iyo pati na rin sa iyong anak. Ang lungkot na nagmumula sa puot ay maaaring magdulot ng postpartum depression. Tandaan na paminsan-minsan, marami sa mga buntis ang nakakaramdam ng kaunting lungkot. Ngunit kung ang pagkakaroon ng malulungkot o pagbabago ng mood ay patuloy, mahalaga na kumonsulta ka sa iyong doktor. Ang mga ina na madalas matakot ay maaaring magdulot ng pagsilang ng mga anak na may takot o nerbiyos. Ang kaba at lungkot ay nagpapalabas ng ilang uri ng hormone sa iyong katawan. Ito ay maaaring makaapekto sa pagbuo ng iyong sanggol sa iyong sinapupunan. Kung ikaw ay madalas na nasa-stress, mas malamang na magiging stress din ang iyong anak. Ang depresyon sa mga buntis ay labis na karaniwan. Ito ay kasing karaniwan na rin ng postpartum depression. Halos 10% ng mga buntis ay nagkakaroon ng depresyon. Mayroong mga tiyak na senyales ng depresyon na maaaring makita habang ikaw ay buntis. Ang kakulangan sa pagtulog, kakulangan sa ganang kumain, hirap sa pagkakaroon ng konsentrasyon at kawalan ng sigla ay ilan sa mga pangunahing senyales na ikaw ay nagdaranas ng depresyon sa panahon ng pagbubuntis. Ang depresyon ay may malalim na epekto sa iyong anak. Ang pananaliksik sa larangan na ito ay nagpapakita na ang mga ina na may depresyon ay mas madalas na nanganganak ng mas maliit na mga sanggol kumpara sa mga kababaihang walang depresyon. Ang mga inang may depresyon ay mas madalas magdala ng sanggol na preterm o may mas mababang timbang sa kapanganakan kesa sa iba. Ang mga hormone na inilalabas ay maaaring magdulot ng pagpigil sa laki ng sanggol na nauukit sa kahulugan na hindi ito nakukuha ng sapat na nutrisyon para lumaki sa tamang sukat. Ang depresyon ay maaaring magdulot rin ng kakulangan sa ganang kumain para sa ina. Ito rin ang isa pang dahilan kung bakit hindi nakakakuha ng sapat na nutrisyon ang sanggol para sa kanyang pagdevelop at kalusugan. Kaya't sa kabuuan, maaaring sabihin na ang depresyon ay nagdudulot ng pagsilang ng mas maliit o preterm na mga sanggol. Kahit para sa mga sanggol na ipinanganak sa tamang petsa, ang timbang sa kapanganakan ay maaaring maging mas mababa. Kaya't mahalaga na malaman ang problema at magkaroon ng buong pagsusuri at usapin kasama ang doktor patungkol sa pagbubuntis. Kung ikaw ay may borderline o totoong depresyon, kailangan mong sumailalim sa tamang therapy. Upang masigurong hindi ka magdurusa mula rito sa panahon ng iyong pagbubuntis. Tandaan na kung ano ang kalusugan ng iyong anak sa pisikal at sa mental ay nasa panganib. Kailangan mong tanggapin ang panganib ng pagbubuntis kahit na ikaw ay may diagnose o hindi diagnose na depression.